si Attorney Fermin, pinadalhan talaga ako ng invitation. Tinutuo talaga yung sinabi niya. Yan ba yung sinasabi mong ayaw mong puntahan na meeting? Magmumukha lang naman po akong epal doon. Nakasulat sa SPA ni Mr. Montivano that in case of his incapacity to perform his duties as President and CEO of MVM Group of Companies, he will appoint someone to be the administrator of his estates. And he will transfer all of his shares to this person. This person immediately becomes President and CEO of his company and subsidiaries. Ang daming pang sinasabi, Attorney. Sino in-appoint ni Marcus? Attorney, pasensya na po, nalita ko. Ladies and gentlemen, I'd like to introduce to you the newly appointed President and CEO of MVM Group of Companies, Mr. Montivano's daughter, Princess Reyes Montivano. Bakit si Princess? Isang kutong lupa ang magmamanage ng MVM? Hell no! Hindi mangyayari yan! Marcus, I know you can hear me. I hate you. I'm so mad at you right now. Mas pinili mo pa yung anak mo sa labas kesa sa akin. Eat your heart out. I will be CEO. And there's nothing you can do about it. Dahil halos patay ka na. Feel na feel mo na talaga na CEO at President ka, no? Kahit kailan, hindi ko pinilit yung sarili ko sa posisyon ni tatay. Alis! Get out! Get out! Get out! Get out! Ano ba sa anak ko, ha? Sino si Princess? Simulang dumating kayo sa buhay ni Tita Odessa at Tito Marcos, nagkagulo! You're a parasite. And so are you! Alam mo, ang importante lang dito, si Princess ang pinagkatiwalaan ni MVM. At hindi ikaw. Hindi kayo. Halika na. Mansa tayo dito. May pasensya na po ah. Pati kayo, nadami pa sa gulo sa opisina. Nasabihin mo, mabuti na lang pinuntahan kita doon. Paano kung hindi? Sasaktan ka na naman ng babae niya nang wala kang kalaban-laban. Kasi yung tatay mo eh. Ano bang iniisip niya sa'yo niya binigay ang posisyon na yan? Ay, ako kasi si Sir MVM. Pasama tuloy si ate. Kaya nga eh. Alam mo, nak, hindi titigil yan si Odessa. Hindi ka titigilan yan. Nagati niya nababawi yung posisyon na akala niyang para sa kanya. Hindi ko nga rin po alam na eh, bakit ako yung pinili ni tatay na pumalit sa kanya eh. Bakit hindi na lang si Tita Odessa? Magaling ka kasi, ate. Magaling ka dyan. Buti sana kung kayanin ng power skill yung trabaho dun. Tsaka iniisip ko pa nga lang, parang gusto ko nang mahimatay eh. Anak, yung trabaho madali lang yan eh. Napag-aaralan yan. Ang problema natin ngayon, yung sitwasyon mo dyan sa asawa ng tatay mo. Dahil base sa pagkakakilala ko dyan sa babaeng yan, sigurado ang iniisip niyan, inagaw ko na noon si Marcus, tapos ngayon naman, ikaw aagawin mo naman yung posisyon niya. Na hindi mo naman inagaw si tatay kay Tita Odessa. Di ba lumayo ka nga? At saka wala po kong inaagaw sa kanya. Binigay naman po ng kusa sa akin yun. O yun yung totoo. Eh pero sa isip niya, kontrolado ba natin yung isip noon? Alam mo, malaking problema to eh. Dahil yung babaeng yan, hindi yung titigil hanggat hindi niya nababawi yung posisyon na akala niya para sa kanya. Good evening, Princess. Good evening po, Attorney. Opo po kayo. Gusto niyo po ba ng coffee o ng soft drinks? Eh, hindi na, hindi na. Huwag ka na mag-abala. Wala ka sa opisina kanina, kaya pinutan na lang kita dito. Ay, may kailangan po kayo sa akin? Kailangan mong pirma nito. Appointment letter. Para maging ganap at official na ang pagiging CEO and President mo sa kumpanyang MVM. Sa oras na mapirmahan mo yan, ikaw na ang magiging kapalit ni Marcus Montivano.
Sige na, pirma mo na. Attorney, pasensya na po. Pero hindi ko po matatanggap yan. Bakit mo tinatanggihan? Tama naman po si Tita Odese. Wala po kong alam dyan. Ikaw ang pinili ng tatay mo. Meron siyang mabigat na dahilan kung bakit ikaw ang pinili niya. Attorney, may dahilan din po ako kung bakit ko tinatanggihan. Gulo lang po yung dala niyan sa amin ni Nanay. Kanina nga lang po, inaway ako ni Tita Odessa. Tapos inaway din po niya si Nanay. Nagkasakitan po sila. May sakit po sa puso yung nanay ko. Pakayan pa po yung ikamatay niya. Mas mahal ko po yung nanay ko kaysa sa pagiging CEO at presidente ng MVM. Kaya kay Tita Odessa nyo na lang po ibigay yan. Mas bagay naman po sa kanya yan eh. This is not for her. It is meant for you. Alam mo ba kung gaano kahalaga ito para sa tatay mo? Ano nangyari? Ano ba sabi ng doktor? I only have 8 months to 1 year para mabuhay, Fermin. Ha? Anong magklaseng sakit ba yan, pare? Ba't kailangan ka pang taningan? Glioblastoma multiforme or brain tumor. Hindi ba pwede makuha sa surgery? Hindi pwede operahan. Dahil baka madami parawang ibang parts ng brain. I'm really sorry to hear about this, pare. Masakit talaga para sa akin para malaman ito eh. Wala akong planong sabihin to kay Otessa at Princess. Ayoko mag-alala sila sa akin. Gusto ko lang maging masaya kami habang magkakasama. Marami pa akong time, Fernand. Pwede ko pa magawa yung mga plano ko. Sabihin mo lang sa akin, tutulungan kita. Ang inaalala ko lang si Princess, gusto ko siyang turuan at i-train para hawakan ang negosyo. Sana man lang bago ako mawala, maisali ko sa kanya ang kaalaman ko sa paghawak ng kumpanya. Gusto ko siya maging successful. Ayokong iwan siya na wala siyang alam para hindi siya apay ng ibang tao. Pare, huwag mong pababayaan si Princess. You have my word, pare. Salamat. Palang mamatay na lang si tatay, ako pa rin yung iniisip niya. Ngayon, alam mo na kung gaano kahalaga para sa tatay mo na tanggapin mo ang posisyon na iniwan niya. Ikaw ang pinili niyang kapalit niya. He trained you, hindi ba? Kasi alam niya mawawala siya. Kailangan niya ng kapalit. Isang taong mapagkakatiwalaan niya. Ikaw yun, Princess. Eh bakit nga po ba hindi si Tita Odessa? Eh diba asawa naman niya yun? Gusto ko magpagawa sa iyo ng special power of attorney. SPA? Para saan? An SPA na magsasaad na si Princess ang papalit sa pwesto ko. Kung sakaling may masamang mangyari sa akin. Bakit hindi si Odessa? Wala na akong tiwala sa kanya. May personal na dahilan si Marcos na hindi na niya nasabi sa akin. Kaya, huwag mo sanang bibigoy ng tatay mo, ha? Ikaw ang pag-asa niya. Sige, iwan ko na itong appointment letter sa'yo, ha? At pag-isipan mo mabuti. Sana magbago pa yung isip mo. Sige. I need to do something para hindi matuloy ang pag-upo ni Princess as CEO and President of MVM Inc. But how?
I'm thinking, hindi ko siya titigilan kese hodang makipag-deal ako sa demonyo. Mawala lang yung bansot na yun. You know what, tita? Ayaw ko rin siyang magkapwesto. Can you just imagine? Magiging under niya tayo. She'll be like our boss. Sobrang degrading. Calm down, Adriana. May naisip na akong gagawin natin. Itutulak na ba natin si Princess sa bangin? Shh! Wala pa tayo dyan sa stage na yan. But someday, we can do that literally. But for now, we'll do it figuratively. Kailangan mapunta sa side natin si Fermin. Kasi si Fermin ang kakampi ni Princess. And pag nangyari yun, para na rin natin tinulak sa bangin si Princess. Just let me know if you need help, tita. At ako mismo ang tutulak kay Princess sa bangin. Nak? Oh, kuminom ka muna. Pahinga mo yung mata mo. Nahina ka pa dyan. Salamat po. Nay, naguguluhan po ako eh. Ayoko pong biguin si tatay. Sobrang attached nga po ako na kahit may taning na yung buhay niya, ako pa rin yung iniisip niya. Paano ko naman po tatalikuran yung bilin niya? Anak, ikaw ang magdidesisyon dyan. Sa kusa ka masaya, kasi hindi ako para sa'yo. Hindi naman po matatahimik ang buhay natin. Sigurado, lagi tayong gigirahin ni Tita Odessa. Anak ko, akong iniisip mo, umuha ko intindihin. Ikaw ang inaalala ko. Kasi hindi ka titigilan ng peste yung babaeng yun at hindi magdadalawang isip yun, nasaktan ka. Ngayon na din nga po yung iniisip ko. Siguro naman po maiintindihan ni tatay kung hindi ko tatanggapin yung pwesto. Tol, nailis. Bilid din po. Jaxon, gabi na. Ba't nandito ka pa? Pasensya na po ah. May kailangan kasi ako sabihin kay Princess eh. Ano yun? Yung inutos mo sa akin. Yung kumpanya na bidder ng MBM. Napuntahan ko na. Oh, ano? Existing ba sila? Hindi sila yung nasa address. Nasa file natin. Hindi RGB packaging industry nandun. Ito. Junk shop. Decoy. Kagaya ng bidder ng Ultraton Philippines. Pareha silang bogus. Peke! Teka lang. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, may nanluloko kay tatay. At nasa loob ng kumpanya. Morning. Pinatawag mo raw ako? Attorney Fermin. Have you had breakfast? Would you like some coffee or tea? No, I'm okay. Kakatapos ko lang. Ano bang agenda natin? Well, I'm sure alam mo na kung ba't pinatawag kita dito. Tinanggihan ni Princess ang appointment niya bilang CEO and President. Then what are you waiting for? Gawin mo ng null and void yung SPA ni Marcos. Come on, this is your chance. Ayaw naman ni Princess tanggapin eh. Naguguluhan lang ang bata. And besides, I cannot nullify the SPA. Gawan mo ng paraan. Odessa, alam na ng buong board ang tungkol sa SPA ni Marcos. Attorney Fermin, madaling i-convince ang board. Okay? I'm sure ayaw din naman nila na si Princess ang umupo sa posisyon ni Marcos. Odessa, let's just stick to the issue. May existing SPA si Marcos. Period. Magkano ba yung SPA na yan? Para punitin natin dito. Name your price. I'm sorry, Odessa. Kung sa tingin mo masusuhulan mo ako,
mabibigo ka. Baka nakakalimutan mo, hindi lang ako abogado ni Marcos. I also happen to be his best friend. Hindi mo ko mababayaran. Di bale, magpapatawag na lang ako ng bagong board meeting. The board needs to know, they deserve to know, na ayaw ni Princess na umupo sa posisyon. Mawawalang bisa din yung pinagmamalaki mong SPA. Kapag inappoint na ako ng board as the new CEO and president of this company. We'll see about that. Yung inutos mo sa akin, yung kumpanya na bidder ng MBM, napuntahan ko na. Ano? Existing ba sila? Hindi sila yung nasa address. Nasa file natin. Hindi RGB packaging industry nandun. Ito, junk shop. Kagaya ng bidder ng Ultraton Philippines. Pareha silang bogus. Peke! Treasure gut feelings. Pag masama ang kutob mo, sundin mo yun. Madalas, tama yung kutob niyo. Hey, Tay, baka po minsan judgmental lang yung mga tao. Depende. Iba kasi pag boss ka eh. If you're in doubt at ikaw ang boss, may karapatan nga mag-usisa at mag-interrogate ng tao. Kailangan proteksyonan mo ang interes ng kumpanya. Huwag ka matakot na kumprontahin ang taong pinagdududahan mo. Tama nga yung kutob ko. May kumikita sa bidding na to. May corruption na nagaganap. Gaano mo kakilala yung mga bidders sa packaging? What do you want, Princess? I found out na dalawa dun sa kumpanyang nagpa-participate sa bidding ay hindi totoong corporations. Niluloko nila yung kumpanya natin eh. May alam ka ba dun? As far as I know, it's legit. Well, it's not. Dahil yung address na binigay nila, hindi totoo. Kaya naman pala laging nananayo yung PhilPak eh, kahit ang taas nilang magpresyo. Wala ka pa rito. Traditional bidding na ang ginagawa namin. Hindi lang sa akin dumadaan yan. Approved rin yan ni Mrs. Montevano, who, by the way, is the head of procurement. Are you questioning her decision? I am questioning the legitimacy of RGB Packaging and Ultraton Philippines. Paano sila nakakapag-bid? Hindi naman sila totoong kumpanya. Paano sila nakakalusot? Or talagang pinapalusot? What are you trying to insinuate? Nakasabwat ko ang mga dummy corporations na yun. As long as they can provide the requirements to bid, then they can bid. Oo nga, pwede silang mag-bid. Pero pwede ring decoy sila. Para lang masabing may bidding na nangyayari. Then prove it. Hello, Adi? Hello, Samantha. Alam na ni Princess na dummy corporations ang mga nagbibid sa MBM Inc. Hindi niyang pwede malaman na ako ang may-ari ng PhilPak. Ako
nakakaalam na ikaw ang may-ari ng feedback. Pwes, hindi ka pwedeng makausap ni Princess. Umalis ka na, okay? Talaga? Sinabi niya yun? Pinagbibintangan niya ba tayo? Ganun na nga, tita. Parang tayo pa yung pinapalabas niyang opportunists at magnanakaw. Is she nuts? Ba't ako magnanakaw sa sarili kong company? She's really crazy. Or pwedeng ganito. Gusto niyang ipamukha na alam natin pareho na dummy corporations yun. And yet, pinalusot lang natin. Dahil we will have something to gain from it. But I'm rich! Hindi ko kailangan ng kickback or mangupit. When I see that tiny, eeny-meeny, I'm going to buy her. Isama niya na rin ang nanay niya. At saka kung totoong dummy sila, hindi natin alam yun. Nasaktan din tayo. Niloko rin tayo. Tita, ngayon palang ganyan na siya. What more pag naging CEO siya and president of MVM Inc. Buisit kasi yung firm na yan eh. Nagpapakipot. Tinanggihan ba naman yung suhol ko? Alam ba nung Samantha Bakira na nadarating ka? Hindi. Para di siya makapaghanda. Alam ko kasi may padrino talaga sa MVM yun. At aalamin ko kung sino yun. Sino po sila? Si Princess Reyes po, from MVM. Nandiyan po ba si Samantha Bakira? Nakausap ko yung lawyer friend ko. Sabi niya, pwedeng mabaliwala yung SPA na yan. Anong sabi ng friend niya? Pwedeng mapawalang visa ang ginawang special power of attorney ni Marcos. Kapag patay na siya. Let us all welcome the new CEO and President of MVM Group of Companies, Miss Odessa Montevano. No! Hindi siya uupo bilang CEO ng kumpanya. Dahil tinatanggap ko na ang appointment bilang CEO and President of MVM Group of Companies.